na bigla tayong lahat nang mabalitaan natin na naakwit o napawalang sala ang anak ni Remulla. 3 months. 3 months na hearing. Ang bilis, no? 3 months na hearing. Ang bilis nun. Actually, record yun. Record time. 3 months. Pero kasi, mga kodjero, ito lang, no? Let's try to be fair. Let's be fair sa ating justice system. Kapag malino kasi talaga, pag malino yung ebidensya, kitang-kita yung what do you call this, yung mga differences, etc., etc., lalo-lalo na pag may mga confessions, eh napakadali po talaga niya. May Court of Appeals ka pa eh. So si Pideya can actually go and appeal this sa CA. O pwede pa sila mag-file ng motion for reconsideration. Pwede rin yun. Wala akong problema dyan. Kaya nga, for example, ito na lang, si Maria Ressa. Ang tagal-tagal ng convicted, 2020 pa. Anong taon na? 2022 na, hindi pa rin nakukulong. Bakit? It's because of our judicial system. Imagine, convicted ka na, kulong ka na dapat nun. Convicted ka na eh. Pero, si Maria Ressa is still roaming around. Nang pupunta pa ng abroad, tumanggap pa ng Nobel Peace Prize. It's because of our justice system. It affords every citizen, lahat po tayo. It affords all of us of the privilege of due process. Nasa constitution po natin yan, Bill of Rights. Two reasons po. Two reasons kung bakit na-dismiss ang kaso laban kay Joey pala, nickname yan, di ko alam. Laban kay Joey Remulla. Two reasons. First and foremost is yung testimonya mismo ng Pideya. Testimonya ho mismo ng Pideya ang naging basehan. Doon ho mismo sa interpellation ng Pideya agents, dalawang Pideya agents yung nakasulat doon sa decision. Doon ho sa decision nakasulat, sinabi ho ng dalawang Pideya agents na number one, walang awareness o hindi alam ni Joey Remulla na number one, merong magpapadala sa kanya, merong nagpadala sa kanya, wala siya in-expect na padala. Number one. Number two, hindi rin daw nila alam or hindi, walang pagkakakilanlan doon sa something, Benjamin Hoffman yata yung pangalan. Yung pangalan nung nagpadala, hindi hun daw niya kilala. Pero, dahil sa kanya raw nakapangalan, tinanggap na lang din niya. Parang tayong lahat. Dahil naka, di ba ganyan naman tayong lahat na Pilipino? Kapag pag nakapangalan sa atin, saan naman nakapangalan? Di kunin ko na. Pangalawang factor, mga kutsero, ito ho yung pangalawang factor na para sa akin, mas mabigat pa kesa dun sa nauna. Yung chain of custody ay nasira or hindi nasunod ang chain of custody. Kaya po ito yung hinighlight ko dito. September 28, nakuha na ng customs yung package na alam na nila ng September 28 na meron daw illegal drugs. October 4, sakalang nila ipinasa sa customs examiner yung package. So September 28, 29, 30. Wala naman 31 ng September. 1, 2, 3, 4. 6 days bago niya naipasa sa customs examiner. Saka nag-testing. Okay. Testing. Pagka-testing, mga akodjero, nakita nila, kush. O, tinesting yung kush. October 10, tinurn i-over nila sa Pideya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 days ulit.
ang hiling nila sa 6 days, no, ng BOC, after 6 days, sa alam nila turnover sa PIDEA. Si PIDEA, mabilis kumilos. Pag turnover kay PIDEA, the following day, may operation na. The next day. So, kita nyo na yung discrepancy. From September 28 to October 4. From October 4 to October 10. That's 12 days worth of time na nakatenga yung ebidensya doon sa mga grupo na yan. Imagine, yung proseso nila na ginawa dito, 12 days, na pwede mong gawing as a short as a 2 to 3 days. Yun po ang naging diferensya dito. Sino ang may kasalanan? O di si BOC. Kasi si PIDEA naman, pagkakuha kay PIDEA, the following day, may operation na. Kaya po sinabi ko kanina na ang paniwalaan po natin yung sinasabi ng korte. Ngayon po, meron mga nagre-react dito. Tulad ni Carlos Sarate. Sabi, progressive organization Bayan Muna on Friday voiced its displeasure with the speed with which the son of Justice Secretary Boying Remulla was acquitted of illegal narcotics possession by a court in Las Piñas City. Bakit daw ganun? Ba't daw sobrang bilis? If only this kind of swift resolution to a highly controversial case involving a scion of influential families like the Remullas will also be applied to the cases of hundreds of political prisoners. Take note, ha? Take note. Political prisoners. Alam nyo po, mga kodyero, yung sinasabi po nila dito na yung less privileged, ayan, yung less privileged Filipinos, dagdag na lang yan. Excuse na lang nila yan. Ito talaga yung gusto nilang isulong dyan, yung political prisoners. In other words, NPA. Anyway, kung ito raw na mga, ang justice system daw ay mabilis din ang pagkilos, lalong-lalo na sa mga political prisoners, more less privileged Filipinos languishing in many detention facilities all over the country, we can honestly say this indeed is a welcome one, an exemplar of how our justice system works. Sana all other long pending cases are as expeditiously decided like that of the young Remulla, while poor families or victims of trumped up charges languish in jail for years, even decades. The young Remulla's case is not even 3 months old. Yun. May pagtatanggol sa mga kadre. Ayan. Sa totoong buhay, mabilis naman po talaga matapos ang mga kaso. Sa totoong buhay. Lalo na kapag number one, available yung abogado mo. Pangalawa, kapag yung kaso mo is cut and dry, sabihin, tulad nung dito kay Remulla, ang sumablay talaga dito, yung testimonya nung ano, yung testimonya nung PIDEA at saka yung sa custody, yung chain of custody. Very ano siya, cut and dry. Madaling pagdesisyonan. Very cut and dry. Pero sa mga ibang kaso na mas complicated, kalimitan po, kaya ho nagtatagal yung mga kaso na yan dahil sa mga delays na caused by lawyers. Motion for continuance. Diba? Pareschedule po, judge. Pareschedule po sa ganitong time. Kasi hindi pa po, kasi may sakit po yung aking kliyente. Judge, magre-request lang po ako kung pwede pa-request na mag-move ng ganitong date, move ng ganyan, etc., etc. So mga kotsero, ito pong sa sinasabi niya, masyado rong mabilis yung 3 months. This only proves na kaya po ng ating judicial system na tapusin ang mga kaso within 6 months. Lagman reacts to Remulla's son's acquittal and he's not thrilled. I don't think anyone cares. It is grossly unfortunate that the exoneration of a Remulla scion was swift, but the liberation of former Senator Laila De Lima is stranded in the dark.
In the dark tunnel of injustice. Yes, ito naman, dilema naman. Woo! Woo, dilema naman. Mahirap na pong sakyan yan. Kasi po, first and foremost, na-dismiss na po yung isa sa tatlong kaso niya. So, ibig sabihin, sa kaso ni Laila De Lima, tumatakbo ang justice system. Bakit humatagal? Ulitin ko. Either yung abogado, di ba? Si De Lima, sa kaso niya, ang dami niyang petition, parang motion for demurrer of evidence. Demurrer of evidence, yung ano, kumbaga, wag, hindi napapansinin yung ebidensya. Hindi disregard yung ebidensya. Siyempre, i-review ng judge yun, lahat ng ano yun, lahat ng motion na yun. Titingnan niya kung valid. Lahat ng motion na yun. O tapos, after pa lang nun, saka pa lang pag-aaralan ng judge. Wait lang, okay, case number one. O, ngayon pa lang siya nakapag-dismiss ng isang kaso. 2021. Kailan pa ho ba nakulong si De Lima? 2017. Imagine, pag mabilis, kaduda-duda. Binayaran yung judge, ganto-ganto, et cetera, et cetera. Pag mabagal naman, binayaran yung judge, binayaran yung abogado, or delaying tactics, et cetera, et cetera. Saan lulugar ang justice system sa inyo? Saan lulugar ang justice system, Lagman? Abogado ka pa naman. Si Congressman Lagman. O si Sarate din, abogado rin to. Kaya ano minsan mga kutsero, naniniwala talaga ako, hindi lahat ang abogado magagaling. Ito, si abogado yan. Magsa-shoutout po muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Ayan po, nasa tabi natin. Si Sendwave po ay isang mobile app na pwede nyo pong gamitin para magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang remittance fees. Yan po ang pinakamaganda dyan, mga kodjero. At kapag ang isa pa pong magandang benepisyo nito, it transfers your money in real time. Napakabilis po magpadala through Sendwave. At lalo-lalo na po, no, kung gagamit po kayo ng aking promo code, ayan, 10, ayan, no, promo code na Coach Jared, ay makakuha din kayo ng $10 na free credit. Imagine, nagpadala ka na, wala pang remittance fees, meron ka pang $10 free credit sa inyong unang padala. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, download ang app, irehistro sa inyong bank account, at pwede-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, please use Sendwave for all of your remittance needs because it is free of remittance fees. Bye, everyone. Bye. See you.